Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may dika ng langit, lakad tatlo, upa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, dangalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang magpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon at 30 ng November ay kapistahan ni Apostol San Andres. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrospusting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdag natin ang ating intensyon para kay Fernando, Padre Fernando Carpio. Sama rin natin sa misa natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at Israel, at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, ordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kaidingan, kung na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nagikiusap na iyong paunlakan sa hiling naming kamitang laging inalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambenan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig kang buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Isang Panginoon ang lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo ayon sa nasusulat o kainam na makitang dumarating ang managdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.
Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nagahiyuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngayon at 30 ng Nobyembre at katapusang Webes ng buwan ng Nobyembre ay kapistahan ng isa sa mga apostol, si Andres, kapatid ni Simon Pedro, at siya ay mangingisda. Dito po sa ating mga pagbasa, atin pong matunghayan ang tinatawag na pagkinig, pagsunod, at pagpapahayag. Sinasabi sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 10, Verso 9 hanggang 18, na sinasabi niya na kung ipahayag ng labi natin na si Jesus ay Panginoon at mananalig na siya yung muling nabuhay sa buong puso natin, maligtas tayo. Pero ito ay nangailangan una sa lahat ng tagapagpahayag upang ang tao, kung napahayagan na, ay kailang marinig. At kung marinig na, sila'y sumunod sa Panginoon at magmamahal sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Sa atin pong Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesus ay humirang ng kanyang mga apostol. 12 ang kanyang ihirang na 12 din sa na nagsasalamin sa 12 tribo ng Israel.
Pero dahil ikumpuni ang simbahan na panibagong Israel, 12 ng mga apostol, pero nagsimula muna siya ng 4. 4 sapagkat ang 4 maging 3 na doble dahil ang numerong 3 ay napakalakas at tinuturing na mabathala na numero. Kaya 4, 4, at 4 magiging 12. At ang unang 4 ay atin pong napakinggan ngayon sa ating ebanghelyo ay magkakapatid. Kaya po pagtingnan po natin ang ating ebanghelyo, 2 beses ang nabanggit ang tungkol sa kapatid. At itong ang ama ay, apat na beses na banggit ang kapatid at ang ama ay 2 beses. Na ibig sabihin kung may ama at magkakapatid, ang batayan ng pagtawag ng Panginoon ay nasa pamilya. Pero itong batayan na sa pamilya, hindi lang pamilya dahil ang kasunod na batayan ay ang kanilang ginagawa. At ano ang kanilang ginagawa? Sila ay mangingisda. At dahil mangingisda o mamalakaya, sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, ni San Mateo Kapitulo 4, na tinawag sila upang mamalakaya ng mga tao. Hindi na ordinaryo ang kanilang pupuntahan at dalhin. Ang kanilang pupuntahan ay ang tao. At ang kanilang dalhin ay hindi na ito'y pang-ulam o pang-pagkain. Ang kanilang dalhin ay dalhin sila para sa kaligtasan dahil ipinapahayag sa kanila ang salita na nagbibigay ng buhay. At ang salita na nagbibigay ng buhay, ito yung ebanghelyo na kanilang pinapahayag. Liban pa sa pagtuturo ng ebanghelyo, sila rin ay bibigyan ng kapangyarihan na palayasin ang demonyo. Ang demonyo ay masamang espiritu upang ang tao ay hindi na maalipin sa kasamaan bagkos magkaroon na ng kabuuang kaligtasan. Ang kabuuang kaligtasan ay ang pagkinig sa mabuting balita na kung saan sinasabi sa ating unang pagbasa kung tayo ay nakinig at nananalig sa ating napakinggan, tayo ay maligtas. At ang ating pinakinggan ay ang salita. Itong salita sapagkat ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay isang salita binigkas ng Ama at nagkatawang tao. At ito yung tinatawag na incarnation, pagkatawang tao ng salita, siya ay nagbigkas din at nagsasalita at nagtuturo sa atin. Liban pa sa kanyang pagtuturo, siya rin ay nagpapagaling. 2 antas ang kanyang pagpapagaling. Unang pagpapagaling ng tao ay kanyang pinalayas ang masamang espiritu at kanya ring pinagaling sa kanyang physical at psychological na karamdaman ang tao. At dahil dito, yung ginagawa ng ating Panginoon ay ipagpatuloy ngayon sa kanyang mga hinirang mga apostol. Pero dapat po nating tingnan dito sa ating ebanghelyo ang kakaiba ng mga pangyayari. Una, sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 19, kapitulo 4, ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, sumunod kay sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Sa orinal na pagkasulat dito ay sinasabi po sa Koinoko na Grigo, Euteopuso mau kai puiso himas halis anthropon. Anthropon, tao, ang kanilang pupuntahan at ang kanilang dalhin. At pero kinakailangan ang duty, pagsusunod. At tayo rin ay tinatawag na sundin ang ating Panginoong Hesus. Ang pagsunod sa Kanya ay una sa lahat ang pagkinig sa mabuting balita.
at ating isa puso, isa buhay at ipahayag ang mabuting balita. Isa puso, sapagkat kailangan tayong makinig na may puso. Pagka hindi tayo nakinig na walang puso, kapag tayo'y hindi nagkaroon ng masinsina at maalam na pagkinig, at dahil dito hindi natin nasakyan, hindi natin nakukuha, hindi natin intindihan ang mabuting balita, hindi rin tayo magkaroon ng malaliman na pagnanamnam sa salita ng Diyos at ating isa buhay. Kapag ka ating nalalaman na at ito'y na isa puso na natin ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos, tayo naman ay punong-puno na ng biyaya ng Diyos dahil sumasa atin ang salita. Ang salita na siyang nagkatawang tao at ngayon binigkas ng ating Panginoong Hesus sa kanyang turo na tinatawag nating Ebanghelyo, ibig sabihin ng Ebanghelyo, ang mabuting balita. Itong mabuting balita ay pupuno na sa ating mga puso at siyang magbibigay ng tunay na pagbabago upang ang puso natin hindi na ordinaryo na puso ng tao, maging puso na kagaya ng ating Panginoon na may habag, may awa, may pagmamahal o pag-ibig para sa Diyos at para sa kapwa-tao. At dahil dito, magkaroon tayo ng kakaiba. At ang ating Panginoon ay laging kumakatok sa atin. Kumakatok siya, napakinggan siya sa bawat pintig ng pulso natin. Yun yung pagkatok ng Panginoon na siya ay dapat patuloyin sa ating mga puso. Kung hindi ninyo nadama ang pagpintig ng inyong mga puso, damhin ninyo. Yun yung ganun kadami ang pagkatok ng Panginoon upang siya'y isa puso ninyo. Bilang isang salitang nagbabago, bilang isang salita na dalisayin kayo, bilang isang salita na kayo ay bibigyan ng buhay na ganap at ikasisya, bilang salita na kayo ay bigyan ng pagkatuparan ng pangako sa langit, kinakailangan una sa lahat na sumunod tayo sa Panginoon. Hindi po madali ang pagsunod. Dahil una sinabi ng ating Panginoon, iwaksi muna natin ang ating pagtingin sa ating sarili. Pangalawa, pasanin natin ang ating cross sa buhay. At pangatlo, saka pa tayo sumunod sa Panginoon. Gaya ng ginawa na apat na mga apostol sa labing dalawa na apostol na si Pedro, si Andres, si Juan at Santiago, tayong lahat ay tinatawag na maging lingkod ng Panginoon. Isa puso natin ang kanyang mga salita at mga turo. Ating isa buhay ang buhay Kristiyano na buhay na ang batayan ay ang pag-ibig o pagmamahalan. At kung ito'y ating ginagawa, nariyan na sa ating mga puso, pumapanginoon na sa ating puso, ang ating Poong Hesus Nazareno. At kapag kasiya'y nasa puso na natin, nasa loob na rin ng ating mga tahanan, ng ating mga opisina, ng ating mga paggawaan, ng ating mga kalakalan, ng ating mga bukid o kung saan mang mga sakahan, ibig sabihin, nasa bahagi na po ng buhay natin ang Panginoon. Kamanlalakbay siya sa buhay natin. Ngayong panahon ng sinudo o sinudalidad, kamanlalakbay natin ang Panginoon na sa ating puso upang ating may payag ng tunay ang ating pananalig sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya, ang ating paglilingkod sa Kanya, ang ating pagpapahayag ng ating panampalataya na buhay, sapagkat iniibig natin siya na umibig ng tunay sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ihabili natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng panalangin ni San Andres at atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao na iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kaisa ni San Andres na apostol. Hing namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tangkapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin patido pang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang aming mga alay na iniyay namin ngayong kapistahan ni San Andres Apostol ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghanda at mamuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob. Sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Amang kapanito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa Jesus Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga pastol ay saligat katuwang sa papanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga nasisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama ng manalig ka ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ni Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang naghanap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ni San Andres at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin galing na utos. Sa turo ni Jesus, sabay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang halan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lubon dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Dilingin namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan kailan sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres. Kaming mga umaapo sa kamatayan ni Kristo ay paghinda pa ating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo, sa awitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Palangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ipagkasal natin ang ating mga minahal na iyo at ng lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, ama namin ikaw pong dahilan ng aming pagsilang sa igaling aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami na mapaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa bundong ito na sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatory at bigyan ng puwang sa iyong kariyan sa langit. Kapehpaan kailan may gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapehpaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa Eukrisya, banal na misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno sa panahon ng kapistahan ni Apostol San Andres. Salamat sa lahat din nakiisa sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na yung inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng tumutulong sa Quiapo Church at pamakatulong ng Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat sa lahat ng naglingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Ang pagtawag ng mga apostol ay isang panawagan rin sa atin na tayo'y sumunod sa ating Panginoon upang ating ipahayag ang Panginoong Diyos sa iba, upang ang iba ay makakilala ng Diyos at dalhin natin ang ating kapwa sa Panginoong Diyos upang sa pagkilala nila sa Diyos magkaroon tayo ng buhay sa pag-ibig at pagmamahalan. Ganyan po ang maringal na kumuspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad naman sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Andres ngayon at magpasok ng hanggan. Amen. Ang Diyos naman ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasok ng hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglay sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol San Andres.
Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareth. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di naramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati